sa isang liblib na lugar kung saan iilan lamang sa mga taong bayan ang makakarating sa munting baryo na ito, at dito matatagpuan ang isang batang lalaki na ipinanganak na tila ba may angking kakayahan. Siya si Waldo, ang batang napakasipag sa mga gawaing bukid. Maging sa pangingisda sa munting batis kahit na 10 oras na ng gabi, si Waldo ay lumaki sa piling ng kanyang ina at wala na itong kinagis ng ama. Kwento ng kanyang ina na si Loretta, noong ipinagbubuntis pa lamang niya si Waldo, ay nagkaroon ng matinding labanan ng mga nilalang na kung tawagin ay gabunan, laban sa mga kalalakihan sa kanilang baryo. Isang ama ni Waldo sa mga hindi pinalad na makauwi ng buhay sa kanilang tahanan. Ngunit ayon na rin kay Loretta, masaya ang ama ni Waldo kahit ganoon ang nangyari sa kanya, sapagkat natalo nila ang mga kalaban at hindi na nadamay ang kani-kanilang mga asawa. Ang mga kalalakihan naman na makikita mo sa loob ng baryo na yon ay ang mga kalalakihan na naduwag at piniling magtago na lamang sa kani-kanilang mga lungga. Tama po, lahat ng mga lumaban sa mga gabunan ay natagpuan na lamang na malagim ang sinapit sa kani-kanilang mga katawang lupa, habang nawawala naman ang iba pa nilang mga kasama, at isa na nga rito ang ama ni Waldo. Hinala ng mga natitirang tao sa sityo, tinangay ng mga natirang gabunan ng kanilang mga bangkay upang makain sa kanilang mga lungga. Noong mga panahon na yon, buhay na ang babaeng si Nena, kung saan nakasilip siya sa isang maliit na butas ng kanilang dingding, at kitang-kita niya kung paano makipaglaban ng kanilang ama kasama ang ama ni Waldo at ang iba pang mga kalalakihan. Ayon kay Nena, ang ama ni Waldo ay ang unang umatake sa mga nilalang, kung saan isang hampas lamang ng nilalang rito ay tumilapon nito kaagad sa sobrang layo. Isa lamang ang iisipin mong mangyayari sa ama ni Waldo, na kasi siguro silang pinawian na ito kaagad ng buhay. Dahil matapos niyang tumilapon ng sobrang layo, ay sinundan pa siya ng 3 pang mga aswang. Dahil nga doon, nagsimula ang madugong labanan ng sityo laban sa grupo ng mga gabunan, na ang pinaghihinalaan nilang dahilan ng paglusob nito ay ang hinahanap nilang mutya na ipinagkaloob ng diwata sa isa sa mga naninirahan sa kanilang sityo. Ngunit ni isa man sa mga taong naroroon, walang makapagsabi kung sino ang taong nagtatangan ng mutya na galing sa kalikasan. Wala silang alam na mayroong taong may tangan-tangan sa kanila, sa kadahilan ng masyado silang nakatuon sa kani-kanilang mga gawain. Ang mga kabataan na nasa edad 6 na gulang pa lamang ay sumasama na rin sa kani-kanilang mga magulang upang tumulong sa mga gawaing bukid. At si Waldo na nasa edad 10 ay siya na lamang ang mag-isang nagbabanat ng buto, sapagkat nagkaroon ng isang karamdaman ang kanyang ina. Isang karamdaman na maging ang manggagamot sa kanilang baryo ay hindi ito mapagaling. Ayon sa albularyo, si Loretta ay isinumpa ng kung sino man, kung kaya't sa buong araw ay tila isa itong matanda na nasa migit ng 100 taon ng edad. Nakaupo lamang ito sa isang upuang tumba-tumba habang hirap na hirap sa kanyang sarili. Sa pagsapit naman ng gabi, doon na bumabalik sa dati nitong lakas, kung saan siya naman ang nagsisilbi sa kanyang anak na si Waldo at ipinagluluto nito na makakain bago umalis at mangisda sa batis. Isang gabi, habang naglalakad si Waldo sa madilim na bahagi ng kanilang baryo, nakaramdam ito ng kakaiba sa paligid. Tila mayroong nagmamasid sa kanya, at hindi nga nagkamali itong si Waldo. Sinundan pala siya ng kanyang mga kababata, sina Renan, Sumpit, at Ando. Mababait kay Waldo ang 3 na ito at madalas silang maglaro pagkatapos ng kani-kanilang mga gawain. Lumipas ang ilang sandali ng pagsunod nila kay Waldo. Gugulatin sana nila ang kaibigan nang sila ang magulat sa mga sumunod na pangyayari. Nakaramdam ng kakaiba si Waldo, at biglang may isang nilalangan dumundag sa kanyang harapan. Hindi man malaman ni Waldo kung saan galing ang nilalang,
basta na lamang itong lumapag sa kanyang harapan na tila ba nang galing pa sa himpapawid. Nang makita nga iyon ang tatlo niyang mga kaibigan, nangatog ang kanilang mga tuhod at si Renan ay naihipa sa kanyang salawal sa sobrang takot na nararamdaman. Hanggang sa magulat na lamang sila sa mga sumunod na ginawa ni Waldo. Bakit ka naman ang gugulat? Sambit ni Waldo na tila ba hindi man lamang kinakabahan sa kanyang nakikita. Hindi naman tumutugon ang nilalang, mayroon itong matutulis na mga kuko, ngipin, habang naglalaway na nanlilisik ang mga mata. Walang ano-ano'y bigla na lamang itong umatake kay Waldo. Ngunit sa hindi may paliwanag na pangyayari, napakalakas ng batang si Waldo. Sinuntok nito sa sikmura ang aswang at kitang-kita nila kung paano nasaktan ang nilalang hanggang sa kumaripas na lamang ito ng pagtakbo. Nagulat si Narenan, Sumpit at Ando sa mga napapanood nila. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang kababata ay napakalakas at napakatapang. Pare-pareha silang nawalan ng ama sa pakikipaglaban sa mga gabunan. Maliban lamang kay Renan na ang ama nito'y buhay pa rin hanggang sa mga panahon na yon dahil sa naduwag ito at nagtago na lamang sa kanilang tahanan. Ilang sandali pa. Lumabas na kayo. Wala na ang kalaban. Nakangiting sigaw ni Waldo sa mga kaibigan na nagulat sa kanyang naging galaw. Teka Waldo, paano mo nagawa yun? Tanong kagad ni Renan. Saka Waldo, bakit parang sanina-sani ka na sa mga nilalang na kagaya nung nakakatakot na yun? Sunod na tanong pa ni Sumpit. Tahimik namang naghihintay ng itutugon ni Waldo itong si Ando na bagay namang ikinagulat ng lahat. Alam nyo, halos gabi-gabi yata eh, may mga nakakainkwentro akong ganong nilalang. Mga aswang na may masasamang hangarin. Pero huwag kayong magalala, maihina naman yung mga yun. Sambit pa ng batang si Waldo. Naiwan namang may pagtataka ang tatlo nang magpaalam na si Waldo na magtutungo sa kanyang pupuntahan. Walang iba kundi ang batis na pagkukunan niya ng isda. Nang makalayo nga itong si Waldo, inaguunahan namang nagtatakbuhan ang tatlong magkakaibigan. Lahat sila'y iniisip na baka may makasalubong rin silang nilalang, katulad na lamang ng mga sinambit ni Waldo. Kinabukasan, pumutok ang balibalitang may nakasagupa si Waldo sa may kakahuyan kung saan ang nagpapatunay nito ay ang kanyang mga kaibigan. Nang naglalakad nga si Waldo upang tanungin ng mga tao sa kanilang baryo, Waldo, ano ang nangyari sa iyo kagabi? Hindi ka ba nasaktan sa nakasagupa mong aswang? Ang bata-bata mo pa para mula na sa mundong ito. Tanong ng isang lalaki kay Waldo. Ayos lang po ako. Saka hindi naman po ako natatakot sa mga yun. Mahihina lang naman sila eh. Tugon ng walang muwang na si Waldo. Masasabi mo talagang wala itong muwang sa kadahilanang tila ba wala man lamang itong pakialam kahit na isang delikadong nilalang na ang kanyang nakakasagupa. Lumipas pa nga mga taon, isa ng ganap na binatilyo itong si Waldo kung saan unti-unti nitong nagugustuhan ang kanyang kababatang nagngangalang Susan. Ang kanyang ina naman ay ganoon pa rin ang karamdaman. Hindi pa rin ito maayos kapag araw. Pero kapag sapit ng alas 6 ng hapon, ay bigla na lamang itong pumabalik sa dati niyang lakas. Ang ilang taon naman na lumipas sa inilaan ni Waldo sa paghahanap ng maaaring gamot upang mapagaling ang kanyang ina. Ngunit hindi sapat lahat ng mga impormasyon na kanyang nalakap. Lahat ay hindi umubra upang mapagaling itong si Loretta. Sumapit ang isang araw, araw na espesyal sa kanilang baryo, kung saan naghahanda ang karamihan upang gunitahin ang pagiging bayani ng kani-kanilang mga padre di pamilya. Ngunit ang mga pamilya na katulad na lamang ng ama ni Renan ay tila ba walang may pakitang muka sa tuwing sumasapit ang araw na ito. Buong maghapon at magdamag lamang itong nasa bukid at walang planong makigunita sa araw ng pagkakapanalo ng kanilang baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Alam nyo ba,
Yung ama talaga ni Waldo ang tumatak sa isip ko nun. Kung makikita nyo lamang kung gaano ang takot ng mga ama natin bago pangunahan ng ama ni Waldo ang labanan. Sumugod siya sa isang napakalaking aswang nang wala man lamang takot. Kaya nagkaroon na rin ng tapang ang mga ama natin. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa tayong lahat. Dahil kung hindi at naging tubag sana yung ama natin nun, siguradong wala na tayo. Kuwento ni Nena na isa sa mga naging saksi noong panahon ng pakikipaglaban ng kanilang baryo sa mga aswang nagabunan. Hindi pa kami sinisilang nila Waldo noong mga panahon na yon. Ipinagbubuntis pa lamang kami ng aming mga ina. Pero salamat talaga sa mga ama natin na matapang na lumaban. Segunda naman ni Susan na ang babaeng napupusuan ni Waldo. Hanggang sa maya-maya pa'y natanaw nila si Renan na naglalakad sa kalsada at tila nakikiisa pa sa paggunita sa mga kabayanihan ng kanilang mga kababaryo. Tignan mo yung si Renan. Hindi ba siya nahihiya? Nakikisali siya sa paggunita, gayong isa naman ang ama niya sa mga duwag na nagtago lamang sa kanilang bahay. Uwi ka ni Nena na tila nais pang iparinig kay Renan. Napayuko naman ito nang marinig ng malinaw ang winika nitong si Nena. Hoy Nena, huwag mo namang ganyanin si Renan. Masakit para sa kanyang kalooban ang mga ganyang salita. Wala tayong alam sa nangyari. Baka mayroon lamang ginagawa o mali ba natin kung wala siyang alam sa nangyayari noong mga sandaling yun. Pagsuway naman ni Susan kay Nena. Ay nako Susan, kung lumabas lamang sana ang kanyang ama para tumulong, baka walang napahamak sa mga ama natin. At naitaboy ang mga halimaw na walang napapaslang. Tugon naman ni Nena. Hanggang sa sumingit naman ang ina noon ni Renan, na kanina pa palang nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Mga iha, taon-taon na lamang tuwing sumasapit ang paggunita sa baryong ito. Lagi na lamang kami nakakarinig ng mga pangungutya sa inyo. Hindi kami nagsalita. Nanahimik kami for 15 years. Joke lang po. Seryoso kasi kayo masyado eh. Ituloy na natin. Hindi kami nagsalita. Nanahimik kami sa mga paratang ninyo. Pero wala kayong alam sa mga totoong nangyari nung gabing yon. Mahabang paliwanag pa ng ina ni Rena na si Aling Yumi. Umalis naman ito at lumayo sa baryo, saka nagtungo sa asawang nasa bukid. Nang sa gayon ay hindi na nila marinig pa ang mga sinasabi ng kanilang mga kabaryo. Oh Yumi, nakipagtalo ka raw sa mga kababaryo natin. Bakit mo naman ginawa po yung bagay na yon? Tanong ni Hernan, ang ama ni Rena na sinasabi ni Nena na duwag raw ito. Hernan, hindi ko na kinayang mga salitang binibitawan nila. Hindi naman nila alam ang totoo eh. Lalo na si Rena na lubos na naaapektuhan. Tugon ni Aling Yumi, hayaan mo na, kahit kailan ay hindi sila maniniwala sa atin, kahit pasubukan pa nating sabihin ng totoong nangyari. Tugon naman ni Hernan, sabay yakap sa kanyang asawang si Aling Yumi. Samantala, noong gabi ring yon, kung kailan nasa labas ng tahanan ang iba sa mga kabaryo, may isang pangyayari ang hindi nila inaasahan. May isang nilalang ang naghihintay ng kanyang mabibiktima ng mga sandaling yon, at malas naman na si Rena ng kanyang unang nakita. Habang nakatambay sina Susan, Nena, at ang iba pang mga kabataan, si Rena na kanilang pinagmamasdan sa hindi kalayuan sa kadahilanang magtutungo ito sa kanyang mga magulang sa bukid. Nais kasi ng kanyang mga magulang na sa bukid na lamang sila magpapalipas ng gabi. Bawat taon ay ganun ang kanilang ginagawa upang maiwasan na rin ang mga pangungutya sa kanila. Nang biglang may kung anong nilalang, ang tila hayok na hayok na lapain itong si Renan. Tanging sigaw na lamang ang nagawa nito nang lumapag sa kanyang harapan ng isang taong may mabalahibong pangangatawan. Nagtakbuhan naman ang mga nagsisigaw ang mga taong natitira pa sa labas ng kani-kanilang mga tahanan. Hanggang sa isang iglap lamang, habang natulala't hindi makagalaw itong si Renan
nang biglang tumalansik ang isang masaganang pulang likido sa kanyang kasuotan. At nang mapansin niyang bigla na lamang nalagutan ng hininga ang nilalang na humarang sa kanyang harapan, at nakita nito ang kanyang ama na nakatayo sa likuran ng nilalang. "Renan, ayos ka lamang ba?" tanong ni Hernan sa kanyang anak. "Itay, paanong..." Tanging lumabas sa kanyang bibig sapagkat hindi ito makapaniwala na kayang-kaya ng kanyang ama na pumaslang ng ganoong nilalang. Ang buong akala niya ay isang ama na nais lamang na makasama ang kanyang pamilya at hindi kayang lumaban sa mga aswang ang katulad ng kanyang ama. Ngunit nagbago ang kanyang pananaw simula nang masaksihan niya ng harapan ng ginawa nito, hanggang sa sabay-sabay na lamang silang nagtungo sa kanilang bukid, at doon ay pinaliwanag ni Hernan kay Renan ang mga abilidad nito. Isa pala itong mahusay na antingero na hindi nito nagamit noong mga panahong umatake ang mga aswang sa kanilang baryo. "Anak, alam kong hindi ka makatiis sa mga pangungutya ng iyong mga kababata at mga tao sa ating paligid, pero palagi mong iisipin na hindi mo sila kailangang patulan. Huwag kang maging katulad nila." Pangangaral ng kanyang ama na hindi niya nainaikwento pang mga nangyari noong gabing umatake ang mga nilalang. Nais nang malaman ni Rena ng totoong nangyari, ngunit hindi na nito pinilit pa ang ama na ipaliwanag pa ito. Kinabukasan, nagtungo si Waldo sa tahanan nila Renan, at tamang-tama naman ang paparating na si Renan sa kanilang tahanan kasama ang kanyang ina at ama mula sa bukid. "Tol, tara, sama ka sa amin ni na Sumpit at Tando. May panibago akong nalaman na albularyo na maaaring magpagaling sa aking ina." Masayang wika ni Waldo. "Aba, mabuti kung ganun, Waldo. Huwag tayong susuko hanggang hindi gumagaling ang iyong ina." Masayang tugon naman ni Renan. "Teka, Waldo, sinong albularyo ang tinutukoy mo?" Pagsingit na tanong naman ni Hernan. "Si Katemyong po, taga-kabilang bayan lang daw ito na matatagpuan sa kabundukan. May nakapagsabi sa akin na napakuhusay na manggagamot at albularyo nito. Ilang mga albularyo na kasi ang natungo namin, ngunit hindi nila kayang pagalingin si inay." Tugon naman ni Waldo sa tanong ni Renan. Sige, basta mag-iingat kayo." Paalala naman ito sa magkakaibigan. Nang umalis na nga ang apat na magkakaibigan upang tunguhin ang kinaroroonan ni Katemyong, masayang nag-uusap ang apat na ito. "Waldo, paano kung hindi pa rin mapagaling ni Katemyong ang iyong inay?" Tanong naman ni Ando na bumasag sa kanilang kaingayan. "Susubok pa rin akong magganap ng magpapagaling sa kanya. Hindi ako susuko ang hindi ako nakakahanap ng manggagamot na magpapagaling kay inay." Tugon naman ito. "Basta tandaan mo, Waldo, palagi lamang kaming nasa tabi. Hanggang kaya naming samahan ka, ay sasama kami sa iyo." Nakangiting wika pa ni Renan. "Oo nga, Waldo, hindi kami magsasawa na tulungan kang maghanap hanggang sa mapagaling ang iyong inay." Wika rin ni Ando. Natuwa naman si Waldo sa mga tinuro ng kanyang mga kaibigan. Hanggang sa ilang oras pang paglalakbay, narating nila ang kinaroroonan ng matandang albularyo na nagngangalang Katemyong. Mula sa liblib na lugar sa kabundukan na yon, natagpuan nila ang munting kubo ng nasabing albularyo, kung saan napansin kaagad ni Waldo ang kakaibang presensya sa paligid. Tila may mga nilalang na nagmamasid sa kanila mula noong mapalapit sila sa teritoryo ni Katemyong. Tahimik ang magkakaibigan na nagmamasid sa paligid nang biglang nagbukas ang pintuan ng kubo, at iniluwa noon ang matanda na sa tansya nila ay nasa edad 90 anyos na. Ngunit kung pagmamasdan mong mabuti, tila ba ito'y isa lamang lalaki na mayroong edad 40. Ayon sa kanyang mga kilos, napakalakas ng matanda at nagagawa pa nitong buhati ng isang balde na puno ng tubig. "Hali kayo, mga iho. Alam ko kung ano ang pake nyo sa inyong pagtungo rito."
Uwi ka ng matanda kila Waldo. Agad namang lumapit ang apat, ngunit si Waldo'y malalim pa rin ang iniisip at para bagang mayroong pumipigil sa kanyang lumapit sa matandang albularyo. Ikaw, iho, hindi ka pa mapapasok sa loob, sambit ng matanda kay Waldo. Nang mapalingon si Waldo sa kanyang mga kaibigan, nakita niyang mga nasa loob na ito ng kubo habang nakaupo sa isang upo ang yari sa kawayan. Nang maihakbang nga ni Waldo ang kanyang paa sa loob ng munting kubo, ganoon na lamang ang kanyang pagkabigla nang tila ba isang enerhiyang nagtulak sa kanya upang makapasok sa loob nito. Napadilat naman ang mga mata ang matanda sa kadahilan ng tila nawawari na niya ang mga nangyayari. Ikaw, iho, bakit ayaw mo pong pumasok? May problema ba? Kunwaring tanong ng matanda. Nang ihakbang muli ni Waldo ang kanyang kanang paa, doon na siya maayos na nakapasok sa loob ng kubo ni Katemyong. Maya-maya pa'y sinabi na nila ang kanilang sadya sa matanda at namilog naman ang mga mata nito nang pagmasdan niya ang mukha ng batang sirenan. Ikaw naman, iho, parang pamilyar ang mukha mong yan. Anong ngalan mo at ang ngalan ng iyong ama? Tanong nito. Berhel ho. Tugon ni Renan na bagay na hindi naman na nagulat ang kanyang mga kababata sa kadahilan ng lahat ng nagtatanong kay Renan kung ano ang ngalan ng kanyang ama ay hindi nito sinasabi ang katotohanan. Ito kasi ang pinakabibili ng kanyang ama na ang alam pa ng kanyang mga kaibigan, kaya niya ito ginagawa para hindi malaman ng mga tao na anak siya ni Renan. Ang lalaking kilala sa pagiging duwag sa kanilang baryo, ngunit sa tuwing gagawin iyon ni Renan, tila ba nakukonsensya ito at para bang ikinahihiya niya ang kanyang ama sa tuwing ito'y gagawin niya. Ngunit ito rin ang bilin ng kanyang amang si Hernan sa kadahilan ng maraming mga bagay sa mundo ang mahirap pang ipaliwanag kay Renan. Samantala, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Waldo at diretsahan niyang sinabi sa albularyo ang kanyang pakay. Katemyong, kaya nga pala kami naparito para itanong kung kaya ba ninyong ibalik sa dati ang akin nanay? Tanong nito sa matanda. Magagawa akong pagalingin ang iyong inay kung makukuha mo ang isang bagay na ipakukuha ko sa iyo. Tugon naman ang matanda. At ano naman po yun? Ang mutya ng kalikasan sa kabundukong ito na babatid ko sa iyong katawan, iho, na may kakayahan kang makuha ang mutya at ang iba pang mutya na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Sambit ni Katemyong. Paano ko naman po ito makukuha? Mamayang 10 oras ng gabi, magtungo ka sa lugar na ituturo ko sa iyo at kailangan mong matalo ang nagbabantay sa nasabing mutya at kailangan mong maingatan ang mutya na ito sa mga nilalang na nais rin itong makuha. Paliwanag pa ng matanda. Nang maipaliwanag nga nito kung paano makukuha ang nasabing mutya, magpapaalam na sana ang apat na magkakaibigan nang biglang pinigilan sila ni Katemyong. Sandali lamang mga iho, si Waldo lamang ang nararapat na magtungo roon. Hindi nyo siya dapat samahan dahil hindi magpapakita ang nasabing tagabantay ng mutya sa mga taong hindi karapat-dapat. Pahabol na wika pa nito. Dahil nga sa mga sinambit ng matanda, umalis ng mag-isa itong si Waldo at naiwan na nga ang kanyang mga kaibigan. Nang makarating si Waldo sa kanyang destinasyon, doon na niya napansin ang tila ba kakaibang aura sa paligid. Parang mayroong nakamasid sa kanyang kinatatayuan na tila ba nasa malapit lamang. Hanggang sa sinunod nga ni Waldo ang lahat ng mga itinuro ni Katemyong at hindi naman ito masyadong nahirapan sa pagkuha ng nasabing mutya, tila ba kay dali lamang na ibigay ng kalikasan kay Waldo ang mga kailangan nito. Ngunit ang nagpahirap sa kanya ay kung paano mapoprotektahan ng nasabing mutya gayong napakaraming nilalang ang bigla na lamang nagpakita sa kanya. Ilang sandali pa, unti-unti na siyang nawawala ng maaari niyang daanan
sapagkat halos mapalibutan na siya ng mga nilalang na nais ring makuha ang mutya. Mayroong mga tikbalang at kung ano-anong mga elemento na nagnanais mapa sa kamay ang nasabing mutya na hawak-hawak ni Waldo. Hanggang ilang sandali pa, habang nakahanda na sa pag-atake ng mga nilalang si Waldo, isang liwanag ang bigla na lamang dumitaw sa kanilang harapan, liwanag na nagbigay ng takot sa mga nilalang. Ang ibang mga elemento'y nagsipagkulasan, ang iba naman ay yumuko bilang paggalang sa nasabing liwanag. Kitang-kita ni Waldo kung paano matakot ang mga nilalang habang walang humpay sa pagiging ng kapatawaran sa kanilang mga naging hakbang. Ayon sa mga ito, hindi na nila pagnanasaan ng mutya na ipinagkaloob nito kay Waldo. Doon na nakumpirma ni Waldo na ang tangan niyang mutya ay bigay nga ng diwata ng kabundukan kung saan ito ngayon ang nasa kanyang harapan. Maya-maya pa, "Waldo, baka iingatan mo ang mutya ng kalikasan. Marami kang dapat matutunan sa pagtangan yan. Maraming mga nilalang ang nais na makuha yan. Ngunit sinasabi ko sa iyo, Waldo, huwag na huwag mong ipagkakatiwala kanino man ang mutya dahil maaaring gamitin sa kasamaan ng napaka-importanting bagay na yan. Inuulit ko, Waldo, walang kahit na sino ang dapat makahawak niyan kung di ikaw lamang." Sambit ng diwata sa bibigla na lamang naglaho na parang bula. Nang mangyari ngayon, mabilis na naglakad si Waldo patungo sa kinaroroonan ni Katemyong, ang albularyo na nag-utos sa kanyang kunin ang mutya ng kalikasan. Walang halong kabang naglakad si Waldo sa mga nakaluhod na mga nilalang na kanina lamang ay nais kunin ang nasabing mutya. Ilang sandali lamang ay napansin na ni Waldo ang kakaiba sa kanyang katawan. Kung kanina'y tila ba napakatagal niyang narating ang lugar kung nasaan ang mutya, ay ganoon na lamang kadali ngayon sa kanyang pagbalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan sa tahanan ni Katemyong. Nagkaroon din siya ng pambahirang lakas na bagay namang ikinatuwa ni Waldo. Nang makarating nga ito sa tahanan ni Katemyong, "Mahusay, Waldo. Isa kang napakahusay na bata. Nasaan na ang mutya ng kalikasan?" Tanong ng matandang albularyo. "Heto po." Tugon ni Waldo, sabi itinaas ang mutyang tangan nito. Ngunit bigla nitong naalala ang mga sinabi ng diwata sa kanya. "Akin na yan, Waldo, upang mapagaling na natin ang iyong ina." Nakangising wika naman ni Katemyong. Ngunit dahil sa winika ng diwata, hindi binigay ni Waldo ang nasabing mutya na lubos namang ikinagalit ang matanda sa kanya. "Anong ibig sabihin nito, Waldo? Ayaw mo bang mapagaling ang iyong inang si Loretta?" "Katemyong, wala akong binanggit ng ngalan sa iyo ng aking ina. Paano niyo nalaman ang kanyang pangalan?" Tanong ni Waldo. Nagulat naman si Katemyong at hindi nito natugunan ang katanungan ng binata. "Basta ibigay mo na sa akin yan." Galit na sambit pa nito. Ilang sandali pa'y sumigaw na sinasumpit, rena na tando, na nakita ni Waldo sa itaas ng matayog na punong kahoy, kung saan nakatapak lamang sila sa isang kawayan na nilapitan ng matanda at hawak-hawak na ang tali nito. Bawat isa sa kanila'y nakatali ang mga kamay at paa habang nakasabit ang leeg sa lubid. Isang hatak lamang ni Katemyong sa lubid ay sabay-sabay na mabibigti ang tatlo. "Walang yakatanda, hindi ka talaga dapat pagkatiwalaan." Galit na sigaw ni Waldo. "Alam kong aabot tayo sa ganitong sitwasyon, kaya minabuti ko nang maging handa." Tumatawang tugon nito. "Waldo, huwag mo kaming intindihin. Napag-usapan na namin tatlo ito. Huwag mong ibibigay sa kanya ang mutya na yan, Waldo. At napag-alaman rin namin, magagamit mo yan para mapagaling ang iyong ina." Matapang nasambit ni Renan kay Waldo na bagay namang sinang-ayunan pa ng dalawa. Ngunit si Waldo hindi nakinig sa kanyang mga kababata. Pinili pa rin itong ibigay kay Katemyong ang nasabing mutya
kapalit ng pagliligtas sa buhay ng kanyang mga kaibigan. Nakangiti naman ang matanda habang papalapit sa kanyang kinatatayuan itong si Waldo. Maya-maya pa, iaabot na ni Waldo ang nasabing mutsa kay Katemyong nang bigla na lamang itong tila na estatwa sa kanyang kinatatayuan. Hindi makagalawang matanda, habang nagtataka naman si Waldo sa nangyayari, ni hindi man lamang makapagsalita si Katemyong, tanging nagagawa lamang nito ay ang pagtitig ng masama kay Waldo. Tatanungin na sana ni Waldo ang matanda kung ano ang nangyayari nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Waldo, hindi mo dapat ipinagkakaloob sa kahit na kanino ang mutsa na yan. Ipinagkakaloob lamang ng kalikasan ng mutsang yan sa mga karapat dapat na tao, sapagkat magiging delikado kung mapapasa kamay ito ng mga masasamang loob. Tinig ng isang pamilyar na boses kay Waldo. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang ama ni Rena na si Mang Hernan, kung saan siya pala yung dahilan kung bakit hindi makagalaw itong matandang si Katemyong. Mahusay ka rin, tanda. Ipapagawa mo sa batang ito ang pagkuha sa matagal mo nang inaasam na mutya. Pero malas mo, nalaman ko na sa inyo pala magtutungo ang mga magkakaibigang ito. Nang malaman ko yon, palihim ko silang sinundan. At tama nga ang hinala ko. Ikaw ang matandang albularyo na nag-utos sa mga gabunan upang makuha ang mutya na nasa baryo namin. Nang marinig nga nila Waldo ang bagay na yon, nagulat sila at napag-alamang si Katemyong ang dahilan kung bakit napaslang ang kanilang mga magulang. Pero Mang Hernan, bakit naman siya sinusunod ng mga gabunan? Eh isa lamang siyang hamak na mortal na katulad natin. Tanong ni Waldo. Hindi siya basta-bastang tao lamang, Waldo. Isa rin siyang uri ng nilalang sa kaliwa na may karunungan sa mahikan ng kaliwa, kung saan kahit na matataas na uri ng aswang ay kaya niyang bigyan ng sumpa. Kaya niyang mapasunod ang mga ito sa kanyang ipapagawa, gaya na lamang ng ginawa niya sa iyong ina. Dagdag pa ni Mang Hernan. Ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Hernan. Oo, tama ka. Tama ang hinala mo, Waldo. Si Temyong ang may pakana ng pagkakasakit ng iyong ina, at ang makapagpapagaling lamang sa kanya ay ang mutya na iyong hawak ngayon at ang tamang pag-orasyon natin dito. Tugon naman ni Mang Hernan. Nang bigla namang sumingit sa usapan ng dalawa si Narenan. Oy! Nandito kami oh! Nakabitin! Baka naman, pwede bang mamaya na yung kwentuhan? Masakit na liig ko eh! Pagpaparinig na wika ni Renan na bagay namang ikinatawa pa ng iba. Dahil nga ron, natatawang inakit ni Waldo ang mga kaibigan at isa-isang kinalagan sa pagkakatali ang mga ito. Itay, paano niyo pong nagawa yun? Tanong na may pagtataka ni Renan. Anak, mahabang kwento pero hayaan nating si Temyong ang magsalita. Sambit ni Hernan, sabay nagpakawala ng mga salita upang alisin ang tigal po na ibinato niya sa matanda. Nang makagalaw nga ito, doon na nagsalita si Katemyong ng mga bagay na nagpabigla sa apat na magkakaibigan. Ano bang mapapala ako kung sakaling aminin ko sa harapan niyo ang lahat? Tanong pa ng matanda. Simple lang naman, hahayaan kitang mabuhay at makalayo sa lugar na ito. Pero kung magmamatigas ka, dito ka na magpapaalam. Matikas na sambit ni Mang Hernan. Bahagyang napaisip ang matanda at saka nagsalita. Hernan, ang iyong ama na si Juanito ay kababata ko. Dalawa kaming mahusay sa mga bagay-bagay na iilan lamang ang nakakaalam. Katulad na lamang ng panggagamot sa mga may sakit, pagpapaalis ng mga nilalang na nais mong gambala. Pero binago ang pananaw ko simula nang sa kanya ipagkaloob ng aming kuro ang mutya na matagal ko nang inaasam. Alam ni Juanito kung gaano ko kagusto ang mutya na yon.
pero hindi niya hinayaan na ako makakuha nito. Kaya naman nagpakalayo-layo ako at naghanap ng maaari kong gawin upang makuha lamang ito. Malaki ang may tutulong nito upang mahawakan ko ang lahat ng kapangyarihan dito sa mundong ito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako pinapalad na makuha ang ganyang mutya. Umanib ako sa kaliwa at pinaslang ko si Juanito. Doon ko na rin napag-alaman na ipinamana niya na pala ito sa kanyang nag-iisang anak. At ikaw yun, Hernan. Kaya naman, hinanap ko ang baryo kung saan ka namamalagi hanggang sa matagpuan ko ito at ginamit ko ang kapangyarihan ko upang mapasunod ang mga gabo ng aswang. Upang kunin ang nagmamay-ari ng mutya, ngunit may dalawang kalalakihan ang humarang sa aking mga plano. Ito nga ay ang ama mo, Waldo, at saka si Hernan. Dalawa silang nagpalayas sa mga malalakas na gabunan. Matagumpay nilang napaalis ang mga aswang. Ngunit hindi nila akalain na kapagbigay na ako ng sumpa sa kanilang baryo na kung sino man ang lalabas sa kanilang tahanan o nasa labas pa, sa loob ng 5 minuto ay dadapuan ang karamdaman na kamatayan. Kaya naubos sa mga kalalakihan na nasa labas pa ng kanilang mga tahanan, ang natira lamang ay ikaw, Hernan, at ang ama ni Waldo na may mga taglay na pambihirang kakayahan. Upang kontrahin ang aking sumpa, ngunit binigyan ko ng karamdaman ng iyong ina kung saan kapag araw ay wala itong lakas at muli lamang babalik pagsapit ng dilim. At kapag naman nagpakita ang iyong ama sa kahit na kaninong tao sa inyong baryo, ay tuluyan ng babawian ng buhay ang iyong ina. Mahabang kwento ng matanda. Ang ibig niyo pong sabihin, buhay pang itay? Maluhalo ang tanong ni Waldo. Oo, Waldo, buhay na buhay ang iyong ama at ito ang napag-usapan namin bago niya lisanin ang baryo. At kapag napagaling na ang iyong ina, alam ko kung saan natin siya matatagpuan. Sambit ni Hernan kay Waldo. Pero itay, hindi pala totoo ang mga sinasabi ni Nena. Na nagtago lamang daw po kayo sa loob ng tahanan natin? Tanong naman ni Renan sa ama. Walang katotohanan yun, anak. Ang kanyang ama hindi nagpakita sa labanan na yon. At noong mapaalis na namin ang mga gabunan, saka lamang ito lumabas. Ngunit hindi niya inaasahan na mayroong sumpang naiwan sa baryo. Kaya kasama siyang binawian ng buhay. Sambit pa ni Hernan. Alam din ni Nena ang mga nangyari noong labanan na yon. Ngunit sa laki ng galit niya kay Hernan, dahil sa lamang ang nakita niyang natira sa labanan yon, gumawa ito ng kwento kahit na musmus pa lamang ito noon. Matapos ngang maliwanagan ang lahat, mabilis na nawala na parang bula ang matandang si Katemyong, na bagay namang hinayaan na lamang ni Hernan. Ilang sandali pa'y umuwi na sila upang gamutin ang ina ni Waldo kung saan ginamit ni Hernan at Waldo ang kanilang mga tangan upang pagsamahin at gamutin itong si Loretta. Maya-maya lamang ay malaki na ang ngiti sa mga labi nila Waldo nang bumalik ng muli sa dati ang lakas ng kanyang ina. Masayang masaya sila na agad na tinungo ang lugar kung saan nila matatagpuan ang ama ni Waldo. At sa tulong ni Hernan, narating nila ang isang liblib na kagubatan kung saan naninirahan ng mag-isa ang kanyang ama. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Loretta sa asawang matagal nang inaakalang patay na. At si Waldo na unang beses makikita ang kanyang ama, ilang minutong iyakan at yakapan ng pamilya ni Waldo. Hanggang sa magsalita ang kanyang ama kay Hernan. Salamat sa iyo, pare. Maaasahan ka talaga. Basta salamat ng ama ni Waldo kay Hernan. Matapos nun ay bumalik na silang lahat sa kanilang baryo kung saan si Nena naman ang kinukutya ng kanilang mga kabaryo sa kadahilan ng nagkalat ito ng maling impormasyon. At ang totoo palang tuwag sa kanilang baryo ay ang kanyang ama. Lumisan na sa lugar na yon ang mag-anak ni Nena dahil wala na silang may pakitang mukha sa kanilang mga kabaryo. Mula noon, naging masaya na ang kanilang baryo. At hanggang dito na lamang po ang kwento, mga ka-DM. Maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel.
Mabuhay po kayong lahat. At sana po, palambing lamang po sa bago nating channel na Kwentong Baryo. I-search nyo lamang po yung Kwentong Baryo o kaya makikita nyo sa comment section na kapin. Bagong channel po natin yon, yung mga maikling story doon natin ilalagay. Yung lamang po, maraming maraming salamat sa inyo.